Guys, ngayong araw na to may gagawin tayong mag-assemble tayo ng makina ng 456 Mitsubishi 456. So naging problema nito guys, nasira yung main bearing, connecting rod bearing. Nagpalit tayo ng panibago. Ang ginawa natin, nagpa-fitting tayo sa machine shop. So ang ginawa naman sa crankshop natin, hindi naman malala yung tama, polish lang. Tapos ayun na, pinalitan natin ng main bearing, thrust washer. So ngayon papakita ko lang sa inyo kung paano mag-assemble ng makina ng 456. Ito guys, ang naging issue nito, maingay na yung makina. Kumakas siya. Pagbukas namin, sirang-sira yung connecting rod bearing. Buti na lang, na-save pa natin yung crankshaft niya. Hindi pa siya totally na kinain ng bearing, kinayod. Kaya nabalik pa rin natin sa standard yung size ng connecting rod bearing tsaka main bearing. So ngayon papakita ko lang sa inyo kung paano mag-assemble ng makina ng 456. So ito naman guys, sa mga ganito, pag piniting ng machine shop to, may binibigay silang torque. Halimbawa, main bearing 80, sa connecting rod naman 40. So sila pag piniting nila yan, ito torque muna nila yan. So ngayon magbibigay sila ng sizes kung gaano kahigpit yung inyong mga bolt sa crankshaft or connecting rod. So guys, sisimulan na nating asimbulin yung ating makina ng Mitsubishi 456. Bagong liner na yan, medyo. Oo. Pili ka pang kerosene pen. Kerosene? Hugas. Oo, oh, kerosene yan. Yan, kasulit na. Ito namang nilagay natin guys ay ang engine piston cooling nozzle. Ayan yung naglo-lubricate ng connecting rod, piston pin. Siya yung nag-i-spray ng langis sa ating connecting rod tsaka piston pin. Ngayon guys, ilalagay natin yung ating side thrust washer.
trabaho naman ng ating side washer para hindi lumalog yung ating sigunyal. Sa may kalog na yung sigunyal no na atras, abante, eh may problema na yung side thrust washer natin. Kailangan natin palitan. Dito naman sa cup ng sigunyal guys, may number to 1, 2, 3, 4, 5. So hindi kayo magkakaligaw-ligaw rito. 1, 2, 3, 4, 5. Susundan nyo lang. Taas yung araw kung saan naka yung harap ng makina. One, two, three, four, five. So hindi kayo maliligaw guys pag nagkabit kayo ng cup ng sigunyal o crankshaft. Guys, saka siya natin gagamitin ng torque wrench yung kung ano yung binigay ng ipit ng bolt yung ipit ng crankshaft cup natin. Hindi, yung high pressure hose. Ha? Yung high pressure hose. High pressure? Oo. Yung pump. Yung pump galing sa papuntang rocket pinion.
Ayan, tapos na natin ito, guys. I-make sure lang natin pagtapos ito, walang sabit ikutin yung sigunyal natin at hindi magalit ikutin. Dapat ano siya, malambot ikutin. Tapos i-test natin yung side thrust washer kung may alog yung sigunyal ng atras abante. Pag may alog, dapat palitan niyo yung side thrust washer niyo. So, walang kalog. Ipsok man. Boss! Gusto ka na? Ayos lang, boss. Ah, siyempre, sir. Kumana na kami sa iyo, sir. Akala ko ba overhaulin na ang aspect mo? Wala ko ba, Na, ito, nag-overhaul kami ng... Magandang pagka-training, sir, eh.
piston, bagong piston, saka bagong piston ring. Ngayon, ang muna natin gagawin guys, susukat muna natin yung piston ring ko kung nasa tamang clearance siya. Paglagay pala ng piston ring, hindi kailangan salitan yung pinaka-group niya, yung gatla niya. Dapat hindi siya iwasan yung magkatapat, kasi maaaring lumusot yung langis natin pataas o magkakaroon tayo ng blue buy. So ang tamang paglagay ng piston ring, yung isang group na to dito na side, dito naman yung sa second ring, dito naman yung sa oil ring natin. Yan, salitan siya. Ganyan. Ito yung first ring, second ring, oil ring. So ngayon, bago natin may papasok ko, gagamitan natin ang piston ring compressor. Okay, so tapos na yung isa natin piston nilagay.
po. Tapos na yung paglagay natin ng piston. Pagka nilagay natin, pwede natin i-check yung ating piston ring, piston kung may kalog. Lugin nyo lang ng ganyan. So itong nilagay natin, maganda. Wala siyang clearance. So okay na yung binuo natin ang engine block ng 45-6. Ayan. Ayan guys, tapos na yung binuo natin na engine block. So pag nilagay na namin yung cylinder head nito, oil pump, yung balancer. Yung balancer niyan dalawa, dito nakatusok yung isa, dito naman yung isa. So cylinder head na lang, tsaka oil pump, crankcase ilalagay natin. Pwede na siyang paandarin.